ang nagkakaisang Iglesia Methodista, Paco United Methodist Church, Paco, Obando, Bulacan. Ang kasaysayan. Sa patuloy na paglago at kasiglahan ng mga kapatid sa nagkakaisang Iglesia Methodista ng Kibadya, na ngayon ay tinatawag na OCUMC o Bando Central United Methodist Church. Minarapat na ito ay magkaroon ng supling tulad ng ibang iglesia upang mahayag ang gawain, kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. The strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. April 19, 1987, ganap na ikaapat at sampu ng hapon. Sa pamamagitan ng kasalukuyang pastor ng Kibadya na si Reverend Nathaniel V. Roque at sa pamamatnubay ng District Superintendent Reverend Jose L. Padang, itinalaga ang isang house church sa tahanan ng mag-asawang Fortunato Sanchez Sr. at Maria Sanchez, at ito'y tatawaging Paco United Methodist Church. Helen Cristobal bilang Administrative Council Chairperson, Ginoong Fortunato Sanchez Sr. bilang Lay Leader, Ginang Maring Enriquez bilang Treasurer, at ang Church Lay Delegate Ginang Marieta Ignacio Melon. Itinakda na rin ang budget sa taong 1987 hanggang 1988 na nagkakahalaga ng 20,890 pesos. Ika-26 ng Abril ng taong ding ito, nagpasimula ng manambahan ang mga kaanib ng Paco United Methodist Church sa pamamatnubay pa rin ni Reverend Nathaniel V. Roque. Ito ang unang altar at ang koro ng iglesia. Ang koro ay sa pamamatnubay ni Ginoong Jojo Herman at Ginang Marites Condesido. Namalagi ang mga kapatiran sa loob ng 7 buwan sa tahanan ng mag-asawang Fortunato Sanchez Sr. Ang Conference 1987 ay ginanap sa Tarlac United Methodist Church, Tarlac, Tarlac, na nooy isa ang Bulacan sa mga distrito ng Middle Philippines Annual Conference. Dito kinilala ng konferensya ang Iglesia ng Paco. Ang ating delegado na si Binibining Marieta Ignacio ay nagulat ng mga naging kaganapan sa konferensya na hanggang ngayon ay nasa talaan ng kasaysayan ng Iglesia. Sa pagnanais na magkaroon ng sariling kapilya, nilapitan ng pamunuan ang mag-asawang Chofilo Marquez na mahiram muna pansamantala ang kanilang bakanting lote sa loob ng 10 taon na nagkakahalaga ng 18,000 pesos. Unang linggo ng Nobyembre 1987, pinasimula ng paggawain sa pangunguna ng ating lay leader na si Ginoong Fortunato Sanchez Sr. at Board of Trustees Ginoong Fermin Hernandez na siyang gumawa at nagdisenyo ng kayarian. December 11, 1987, napadako sa lugar na ito ang ating minamahal na obispo Emerito P. Nakpil. Siya'y bumati, natunghaya ng ginagawang iglesia at naghandog ng kanyang tulong. December 16, 1987, bagaman malayo pa sa kayarian, inalak na ang unang simbang gabi at patuloy na dito na ginawa ang lahat ng mga gawain tulad ng Christmas worship service,
worship services, kantata, vesper, midweek, Bible studies at iba pa. At sa unang taon, marami ang naipadalo sa Christmas Institute ng mga kabataan. Bukod pa na tayo umuupa ng lote, nagawa pa rin nating umupa na isang bahay bilang bahay pastoral sa halagang 1,800 kada buwan. Mga naging manggagawa, Reverend Vidasto Balagtas, June 1987 to October 1987. Pastor Fel Cao, November 1987 to May 1988. Pastor Edgardo Ibanez, 1988 to 1990. Reverend Eduardo Manansala, 1990 to 1992. Pastor Roberto Pechardo, 1992 to 1994. Reverend Marinel Laderas, 1994 to 1996. Reverend Adelante Torino, 1996 to 1999. Reverend Benedicto Pagsanhan, 1999 to 2003. Pastor Edgardo Macarasig, Assistant Pastor. Reverend Ruben Manyaba III, 2003 hanggang 2006. Reverend Francisco Santa Ana, 2006 hanggang 2008. Reverend Anselmo Balabo, 2008 hanggang February 2009. Reverend Norberto Ramos, March 2009 hanggang May 2009. Reverend Jerry Sapigaw, 2009 hanggang 2012. Reverend James Cagingin, 2012 hanggang 2014. Reverend Flora Pajarillo, 2014 to 2015. Pastor Ulysses Mendoza, 2015 to present. Pastor Lilibeth Vinoya, Assistant Pastor. Mga manggagawang babae, Pearl Delight Crisostomo, Carol Duldulao, Sharon Sandagon, Fe Mendoza, Honestly Rivera, Cheryl Soriven, Ruby Torino, Mary Joyce Estrella Villanueva, Alice Cagingin, Mona Lisa Balabo, Grace at Joshua Ramos, Volunteer Workers. Sa loob ng 27 taon, ang Iglesia ng Paco ay nagkaroon na rin ng anak na manggagawa sa katauhan ni Reverend Emilito S. Hernandez na ngayon ay naglilingkod sa Church of the Foothills United Methodist Church, California, USA. Di rin naming malilimutang bigyan parangal ang mga anak ng iglesyang ito na nauna na sa amin na ang kanilang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa paglilingkod. Ang kanilang malaking bahagi at tulong upang maitatag, maiayos, mapaganda ang iglesyang ito. Sila ay sina Fermin at Linda Hernandez, Geminiano John Ignacio, Josefino Cho Cristobal. Ang taong ito ng 2016, ang pagyao ng dating church lay leader, pioneer ng Iglesia ng Paco, na pinarangalan bilang centenaryo ng Ubando at sa probinsya ng Bulacan. Pinarangalan din ng ating distrito at ng Bulacan Philippines Annual Conference bilang pinakamatanda na miyembrong Methodista sa buong Bulacan. Siya po ay ama ng lahat, Ginoong Fortunato Sanchez Sr. sa edad na 104. Ang taong 2000-2001 ay naging makasaysayan sa Iglesia ng Paco. Lubog sa tubig ang loob ng kapilya sa tuwing high tide at noong 2001
ay halos ayaw na kaming iwanan ng tubig. Ang maliliit na silya ang nagsisilbi naming tulay at ang mga sandala naman ay ang upuan. Taong 2001, nakabili ang iglesia ng lote. At dahil sa masidhing pagnanais na makapagpagawa ng maganda at modernong iglesia, May 2001, sa pangunguna ni kapatid ni Violeta Sanchez, chairperson ng pagawain, Helen Cristobal, Church Council Chairperson, Reverend Benedicto Pagsanan, kasalukuyang pastor, at ilang mga kaanib ay dumako sa Amerika upang humingi ng tulong sa Filipino Caucus ng California Pacific Annual Conference o CALPA. Dala ang ilang papeles, church structure, videotapes, at mga larawang kuha sa loob ng iglesia na nananambahan habang lubog sa tubig. Nakipagpulong sila sa mga Pilipinong pastor kaharap ang kanilang obispo, Reverend Mary Ann Swenson. Sa tulong ni Reverend Emilito Hernandez, na kaanib ng Filipino Mission Team, ito ay kanilang inaprubahan at February 16, 2002, dumating sa atin ang Filipino Mission Team at mabilis na itong pinasimulan. July 2002, kahit marami pang kulang at wala pa rin bubong at mga bintana, tuluyan na dito na dinaos ang pagsamba at ang 15th anibersaryo ng iglesia. 16th Church Anniversary. Taong 2004, itinilaga ang bagong kapilya sa pamamagitan ng ating District Superintendent, Reverend Sir Yaco Francisco, kasama si Reverend Ronnie Lopez, Reverend Benedicto Pagsanhan, at Reverend Ruben Manyabat III. Mula 2004 hanggang sa kasalukuyan, halos punong na ng kagamitan ang bahay-sambahan. Patuloy pa rin sa pagbibigay ang mga kapatiran. Bukod pa na tayo ay naka-air-condition na, meron na rin tayong LCD projector, microphones at amplifier at iba pa. Ang mga organisasyon ay di matatawaran sa kanilang kasipagan at pagmamahal sa iglesia at sa pamayanan. Ang mga kababaihan, bukod sa kasipagan sa gawain, dumadalo sa mga gawain ng distrito at konferensya sa tulong na rin ng mga kalalakihan. Ang mga MIAF ay palagi ang nakapagbibigay ng school supplies sa mga bata ng iglesia at sa mission areas. Sila rin ay patuloy tumutulong sa paglago at pagpapasigla ng mga programa ng iglesia at distrito. Ang mga kabataan ay patuloy sa kanilang mga gawain bilang isang organisasyon. Ang mga bata naman ay aktibo rin sa pag-awit at pakikisama sa mga aktibidad ng iglesia. Ang Paco UMC Chancel Choir ay aktibong nagbabahagi ng kanilang mga talento sa pag-awit para sa ikasisigla ng mga gawain ng ating iglesia. Pagkakaroon ng medical mission ay isa sa mga pangangailangan ng iglesia at nakapagbibigay tulong lalo na sa distrito. Agosto 2011, nang pasimulan ang mga Bible studies
sa mga kalapit na lugar ng ating iglesia. Ito ay sa pamamagitan ni Reverend Jerry Sapigaw. Sa kasalukuyan, mayroong 5 mission areas ang ating iglesia: Draga, Palengke, Ubihan, Wawampulo at Liputan, na nagpapatuloy sa paglago sa tulong ng ating Panginoon kasama ng mga leaders ng church. Together we can make, and when the strong winds blow, it won't fall down. Ngayon, ang Paco United Methodist Church ay nagdiriwang ng 29 na taon ng kanyang pagkakatatag. Patuloy sa masayang paglilingkod na may natatanging misyon: to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Strong winds blow, it won't fall down. Pamilyang Methodista, nananalangin, nagmamahal, at naglilingkod para kay Kristo. Purihin ang Panginoon!